dito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Patuloy ka naming pupurihin kahit sa kabila ng bagyo, sa kabila ng pagsubok. Ang aming mga labi, ang aming mga puso ay patuloy na magsasamba sa iyo. Sa oras na ito, aming itinataas ang iyong pangalan. Aming niluluwalhati ang maganda mong pangalan. Pinupuri ka namin at pinaparangalan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good day, Church. Naku, napakasarap magpuri sa Panginoon, no? One way of worshiping the Lord is lifting our hands and our voices in praises of Him.
And another form of worship is giving. Nako, huwag kayong kakabahan sa giving na to, ha? There's this passage in the Bible in Mark chapter 12 verses 41 to 44 na yung widow nagbigay ng offering sa Lord and binigay niya yung everything niya. So, there are four truths I observe sa passage na to. Number one, Jesus is watching. So, ang sabi, kung babasahin natin yung verse 41, Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watch. Hindi ang Panginoon napatingin nung nagbigay yung babae. Nakatingin siya, intentionally. Okay? I don't think binibilang ng Panginoon yung binibigay natin. Kasi alam naman niya lahat ng bagay. Which leads me to the second observation. Jesus knew everything. Alam niya lahat ng bagay. So, hindi natin kailangan magpanggap kapag nagbibigay tayo. Okay? Kung talagang yan yung pinaka-the best mo, okay lang. Alam naman din niya kung hindi yan yung pinaka-the best natin. So, number three, poverty is never a hindrance to give to the Lord. Hindi requirement na mayaman ka muna o mayaman muna tayo bago tayo magbigay. Ang sabi ng passage is, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. Binigay niya yung lahat, todo, pati pato, kapatid. Okay? Number four, no one forced her to give. Oh, naku, tignan mo yung mga mag-asawa dito, pwedeng magtinginan. Oh, wala daw persahan. Ha? Walang persahan, walang pilitan to. Okay, sa pagbibigay sa Panginoon. Because ang sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So, ang term na ginamit dito is offering. Ibig sabihin, depende pa yon. Pag nag-offer ka, depende pa kung katanggap-tanggap ba or hindi katanggap-tanggap. So, alam nyo po, ang hirap na makatanggap ka. Naranasan nyo na po ba yung nakatanggap kayo ng regalo tapos yung nagbigay sa inyo, nagbubuset? Diba? Napakahirap pong tanggapin ng regalo. Alam nyo po, kung tayo nahihirapan tayo na ganun at ayaw natin yon, si Jesus pa kaya, di ba? Alam nyo po, nung last 2 weeks ago, may nagbigay po sa akin ng brand new phone. Tsaka may nagbigay sa amin ng rice cooker. No? Simple things. Pero napaka, hindi po sila nagbubuset nung binigay nila sa amin yon. Kaya tuwa-tuwa po ako. No? So, it's up to us personally kung yung ibibigay ba natin today is katanggap-tanggap or hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Huwag nawa na magbibigay tayo pero mare-reject lang pala ng Panginoon. No? I pray na hindi natin ma-miss tong opportunity na to para magbigay ng pinaka-the best natin sa Diyos na nagbigay ng lahat-lahat niya. Let us pray. Lord, today, salamat po, bigyan mo kami ng pagkakataon na makapagbigay sa gawain mo para sa inyo, Panginoon. Lord, hindi man ito sapat, hindi man ito pinakamalaki, pero Lord, ito yung pinaka-the best namin. We pray, Lord God, as we give, ikaw yung mag-sustain sa amin, mag-sustain sa mga kapatid namin, Panginoon. Ikaw yung magbigay ng provision, Lord God. At Lord, yung presence mo lamang na mananatili sa kanya-kanyang bahay at pamilya namin, sapat na yon, Panginoon. Kasi pagka ikaw ay nasa amin na lahat, Panginoon. Maraming salamat po. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating pagbibigay at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Put God first through giving as it is quick, easy, and secure. Give via bank transfer to our BDO account or via PayPal or via GCash through 0916-272-6474. We pray for a 100-fold return of your generosity. Thank you for investing into the lives of others. A blessed day to everyone. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapuso, kapamilya at mga kapanalig. Mabuhay Pilipinas! Narito po tayo sa ating crossover para pag-usapan ang patungkol sa buhay-buhay ng bawat isa po sa atin, lalo na po sa ating mga magulang. Alam po ba ninyo that there is power in prayer? When we, parents, dads, moms, pray for our children? Ang sabi po sa Lamentations chapter 2 verse 19, basahin po natin, pour out your heart like water before the face of the Lord. Lift your hands toward Him,
for the life of your young children. Napakaganda po nito sa Tagalog. No? Sabi po dito, bumangon ka at humiyaw ng paulit-ulit, magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Tulad ng tubig, ibuhos mo sa harapan ni Yahweh ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay alang-alang sa iyong mga anak. So sinasabi po dito na tayo ng mga magulang, kailangan nating itaas ang ating mga kamay. Kailangan nating ibuhos yung ating laman ng ating puso alang-alang po sa ating mga anak. At kapag ginawa po natin yon, sigurado, meron pong kapangyarihan na ibibigay ang Diyos sa atin para po sa buhay ng ating mga anak. As a parent, hindi po ganon kadali ang maging magulang. Lalo na po, wala naman talagang university para pumasok tayo o para mag-enroll tayo ng pagiging magulang or ng parenting. Mas lalo na po siguro yung mga working moms, yung mga working dads, yung mga single moms, yung mga single dads na maaring sumakabilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay or sumakabilang bahay ang kanilang mga asawa. Joke! Para tayong nagsisail sa isang napakalawak na karagatan. Sometimes we sail smoothly, but sometimes we are tossed and turned by winds and tidal waves, no? Minsan po, pagod ka na. Pakiramdam mo ba parang ayaw mo na? Parang gusto mo nang sumuko. Drama, no? Pero may mga ganun talagang sitwasyon na hinahayaan na lang ng ibang mga magulang na kung saan sila dalhin ang storm ng buhay. Huwag po nating papayagan yon. Kasi meron naman po tayong pwedeng magawa. Siya nga po pala, ako po si Pastor Rochella, isang working mom at isang Kristiyanong nanay ng tatlong magagandang dalaga na kasama natin sa araw na ito. Gusto ko po silang ipakilala, bigyan po natin sila ng ilang minuto or segundo para ipakilala po nila ang kanilang mga sarili. Umpisahan na po natin ang nasa aking kaliwa. Hello, kamusta po kayo mga kabarkada? Siyempre po, kilala nyo na po ako. Ako po ang pinakamaganda sa aming magkakapatid. Dahil ako po ang unang nabigyan ng chance na magsalita, kiniklaim ko na po yon at hindi na po maagaw ni Christine. So ako po si Ruth, no? Sabi po nila, napakahirap talagang mag-artista. Kaya po nagdesisyon po ako na mag-doktor na lang. Ako po ang pinakakamuka. Sabi nga po nila, pinagbiyak kaming santol, no? Hindi po mangga, ha? Manda kayo sa akin pag ano. So, ng ex-boyfriend po ni Mami, na ngayon po ay kanya ng asawa, si Demosthenes D. David. So, hello po, kamusta po kayong lahat? Hi po, ako naman ang pangalawang anak. Minsan, kung papansinin nyo, kamukha ko po ang aking mami at minsan naman, kamukha ko ang daddy ko. Kaya ang pinangalan po sa akin ay Demiel na pinaghalong Demosthenes at Shela. Ako po ay nakatapos na ng Electronics Engineering sa Holy Angel University. At sabi po nila, ako daw po ang pinakamabait sa aming tatlo at pinakamasipag. Hello po, ako naman si Christine, ang pride and joy ng aming pamilya. Kung si Ate Ruth ay kamukha ng daddy ko at si Ate Demi ay mix, ako naman kamukhang-kamukha ko ang aking napakagandang mami na si Pastor Rochella. Ang swerte-swerte niya, ang swerte-swerte ko po. Thank you po dahil siya ang naging mami ko. At ngayon po, college na po ako, second year na po ng BS Accountancy. Our topic for today's crossover, the power of a praying parent. Nais ko pong ibigay agad ang challenge na ito. Why leave your child's life to chance when you can give it to God through prayers? Every stage po ng life ng ating mga anak, makikita po natin kailangan nila at siguradong magbebenepisyo sila sa panalangin ng kanilang mga magulang.
Do not underestimate the power of a praying parent. Isa po sa na-discover ko bilang magulang, sa mga experiences ko na rin, na kapag wala ang Diyos sa ating buhay, we tend to commit the mistakes of the past and mimic what we've observed. Ang ibig pong sabihin, dahil wala naman po talagang school, kagaya nga ng nabanggit ko kanina, paano bang maging magulang? Ano bang dapat kong gawin? Paano ko mapapalaki ang mga anak ko na isang mabuting Kristiyano, isang mabuting tao? Hindi po natin alam minsan kung anong gagawin natin. Kaya po ang nangyayari, kung ano yung ginawa ng ating mga magulang, noon, yung mga ways, yung mga disciplines, yung mga paraan nila at mga strategies nila sa pagpapalaki ng anak. At kahit na po mga mistakes na na-encounter nila, nagagaya po natin, nagagawa po natin. Buti na lang po ako, blessed po ako at pinagpala talaga kasi meron akong dalawang magulang, ang aking mama at papa na lalo na nung nakakilala sila kay Jesus, nung tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso as Lord and Savior, natuto na sila sa salita ng Diyos kung paano kami palakihin. Pero paano ang mga magulang na hindi naging maganda ang kanilang karanasan o naging halimbawa na na-observe nila mula sa kanilang mga naging magulang? Noong nag-abroad po si Dem, ang liliit pa po ng mga anak namin. Si Ruth po noon ay 9 years old, si Demi po ay 7, si Christine po ay 4 years old. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Kasi nasanay din ako ng mga panahon na mga bata pa sila, magkasama kami at magkatuwang kami ni Dem na nagpapalaki sa kanila. Pero nung umalis siya, napuno ng takot yung puso ko. Sabi ko, naku, ano kayang gagawin ko? Paano kaya ang mga anak ko? Paano sila kapag lumalaki na? Kapag naging teenager na sila? Kapag nagkaroon na sila ng mga problems na na-encounter ng mga teenagers? Anong gagawin ko? Alam po ba ninyo? Nasubok agad. Pagkaalis na pagkaalis ni Dem, papuntang abroad, si Christine po nagka-dengue. Grabe, ang hirap po ng naranasan ko. Ako lang pong mag-isa. Yan, may mga kapatid po ako, umaagapay sa akin at ang tatay at nanay ko. Pero iba pa rin talaga kapag dala mo lahat yung responsibility bilang isang magulang. Doon ko po natutunan na parating manalangin. The key is not trying to do it all by ourselves, all at once, but rather consult or turn to the expert parent of all times. At siya po ay ang ating Diyos para tayo po ay kanyang tulungan. Habang ako po'y nananalangin, isa po sa aking natutunan is that not to force my will on my child's life. No, minsan po kasi nananalangin tayo, dumudulog tayo talaga sa Diyos halos umaga't gabi, pero yung ating motibo ay i-enforce yung kalooban natin. Lord, ito po yung kalooban ko para sa mga anak ko. Naalala ko po, dahil po ako ay isang teacher at ang mama ko po ay isang teacher din, no? Naisip ko, isa siguro sa mga anak ko magiging teacher. Kaya nung nag-aral si Ruth, nag-pray ako, Lord, sabi ko, si Ruth po, gawin niyo po siyang isang teacher. Ha? At para makapasok siya agad sa trabaho at baka maipasok ko siya kasi nasa DepEd po ako. Pero iba po ang ginawa ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ang sharing ni Ruth. Tama po yung sinabi ni Mami. Kasi nung una po, bago po ako pumasok ng college, ay gusto niya po akong kumuha ng kursong BS Biology dahil nga po meron na siyang plano na gusto niya pala akong maging teacher. Pero sa puso ko po, alam ko po na iba yung dream na nilagay ni Lord sa heart ko at isa po doon ay yung pagme-medicine. Kaya po, meron pong mga ginamit na tao na nagsabi sa amin na ang best pre-med course daw po ay BS Medical Technology. Kaya yun po ang pinursu ko
At sa awa po ng Diyos, tinulungan niya po ako na makapagtapos ng medtech as a scholar at glory to God po, natapos din po ako ng cum laude. Dahil po doon, nagkaroon po ng opportunity na makapag-apply po ako ng scholarship ulit sa medicine. Glory to God po ulit dahil naitawid niya po kami, siya po ang nag-provide sa amin at doon po sa scholarship na nagamit ko po sa aking pag-aaral. Pero sa kalagitnaan po noon, naalis po ako sa scholarship. Pero ang Diyos po natin ay isang faithful God. Kaya po, kahit po ganun ang nangyari, nalungkot nga po ko noon, umiyak po ko kay Mami kasi sabi ko po, baka talagang pang teacher na lang ako kasi naalis ako sa scholarship. Pero dahil nga nagtitiwala po ako kay Lord, siya po ang nag-provide ng aming mga pangailangan at praise God, nakapagtapos po ko ng kursong medicine at ngayon po ay postgraduate intern na po ako sa AUFMC. Glory to God po. Yun po talaga yung ganda ng nananalagi ng magulang para sa mga anak nila. Bagamat po nung una, nagkamali ako dahil yung will ko, ang gusto kong mangyari sa will ng anak ko at sa will ni Lord sa buhay niya, naayos pa rin po ni Lord ito dahil kapag ka po inilagay natin sa mapagpalang kamay ng Diyos, ang atin pong mga anak, ang buhay po ng ating mga anak, ano pa man po yan, kurso, pag-aaral, pag-aasawa, sigurado po ito'y aayusin ng Diyos ayon po sa kanyang plano. Nabanggit nga po ni Ruth, natanggal siya sa scholarship, medyo dumaan kami ng konti sa pagsubok, no? Kasi po hindi po ganun kadali at ganun kamura ang tuition fee po sa medicine. Pero nakita ko po, gaya po ng sinabi niya, na ang si Lord po ang siyang nag-provide ng amin pong pangailangan. Parati po nating sabihin kay Lord, Lord, it's not my will but your will be done on my child's life. No, parati pong ganun yung ating ipanalangin. O wag po nating i-box sila at ipilit yung gusto natin na alam naman po nating may mas magandang plano ang Diyos para po sa ating mga anak. Amen. Isa rin pong important part ng ating mga responsibilities bilang mga magulang ay yung pong every detail ng buhay ng ating mga anak ay ipa-cover po natin kay Lord sa prayer. Minsan po na-identify natin yung mga issues, na-identify natin yung mga concerns, na-identify natin yung mga fears, worries sa buhay natin or sa buhay po ng ating mga anak. Minsan po mismo ang Holy Spirit ang magpapa-identify sa'yo kung ano yung mga concerns at issues na pinagdadaanan ng anak mo. So ano ang dapat na gawin? Sa halip na mag-worry, sa halip na matakot, no, para sa future ng ating mga anak, hayaan po natin na sa pamamagitan po ng panalangin, pakialaman ng Diyos ang buhay ng ating mga anak. Nais ko pong mag-share si Damiel kung paano po naging naranasan niya yung protection, kung paano po niya naranasan yung pagkilos ni Lord sa buhay niya dahil kami ng daddy niya ay parating nananalangin para sa kanya, lalo na po nung nag-start na siya ng kanyang college years. Yan nga po, sabi po ni Mami kanina, nung nag-start na po akong mag-college, umuwi na po ako ng late, lalo na ng mga fourth year or fifth year. Dahil sa yung last subject namin ay hanggang 9 p.m. Doon ko po nakita ang importance ng pag-prepare ng mga magulang, including specific details para sa kanilang mga anak. Pag po umuwi ako ng gabi, marami po akong nakakasalamuhang mga tao. Minsan, mga matatanda, mga bata. At minsan, hindi natin alam yung iniisip nila kung maaring gusto nilang magnakaw or gumawa ng masama. Pero dahil po sa pagpapanalangin po ng aking mga magulang, nakaka-uwi po ako ng ligtas at walang nangyayari po sa akin. Amen. At gusto ko lang din pong i-share nung high school din po ako, na napagod po ako galing sa school and yung wallet ko po at cellphone ko nasa bulsa ko. Tapos napansin ko po yung katabi ko na parang nagpapanik siya, aligaga siya. Tapos, nung bumaba siyang nagmamadali, napansin ko po na nawala po yung cellphone ko at wallet ko.
Pero praise God po, material lang na bagay ang nawala sa akin. Hindi po ako nasaktan. Ganon din po yung pinapasalamat ko nung ako lang po ang mag-isa papunta sa practice sa San Fernando. Gamit ko po yung Wigo. At nabunggo po yung Wigo. At pinapasalamat ko din po dahil hindi po ako nasaktan. Nasira po yung Wigo, pero... pero ni isanggasgas. Opo, pero ni isanggasgas, ni untog, wala pong nangyari sa akin. Hindi natin ma-assure na kapag pinag-pray natin ng isang tao, ay lagi siyang maliligtas. Pero magkakaroon tayo ng peace of mind dahil pinagkatiwala na natin kay Lord ang taong pinag-pray natin. Yun lamang po. Praise God! Yun po ang halaga na ang magulang nagpe-pray sa bawat detail na nangyayari sa kanyang mga anak. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang gumawa sa buhay po ng ating mga anak sa pamamagitan po ng ating mga panalangin. The Bible says in Matthew chapter 18 verse 18, "Assuredly I say to you," si Jesus po ang nagsasabi nito, "Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven." Biro niyo po, God gave us the authority, no? Dito pa lang po sa lupa, binigyan na tayo ng authority ng Diyos. Kapag ka nagpe-pray tayo, gamitin po natin yung authority na yon. Kapag ka sinabi po ng Holy Spirit sa iyo, alam niyo po sa pag nagpe-pray ka, papaalala ng Holy Spirit sa iyo or ipapa-identify ng Holy Spirit sa iyo kung anong ipagpe-pray mo sa anak mo. Kapag nalaman mo na parang spirit of accident or ano pong gustong gawin ng masama sa anak natin, agad po, gamitin na natin yung authority na binigay ni Lord sa atin. I-bind na natin yung mga bad spirits na yan, yung mga spirits na yan, at sa langit po, i-honor po ng Lord yun. At pakawalan po natin yung peace, pakawalan po natin yung joy, yung happiness, no? At yung pong safety ng ating mga anak. Kapag po pinakawalan natin yon, pakakawalan din po sa langit. Hindi po ako nagsabi nun. Ang nagsabi po, si Lord, no? Si Jesus. At sabi niya, assuredly. Kaya lahat ng worries, lahat ng fears, na meron po tayo ng mga magulang at mga gustong maging magulang pagdating ng araw, papawiin po ng Diyos yan. Basta't ang sekreto po, magtiwala at manalangin sa Diyos para po sa future ng ating mga anak. Isa rin po ito sa mga prayers naming mag-asawa para sa aming mga anak. Yung pong sabi ni Joshua sa chapter 24, verse 15, dun po sa last part, "As for me and my house, we will serve the Lord." Alam ko po kung gaano kahalaga ang maglingkod sa Diyos at kung magkaroon ng isang ministry. Nung young people po ako at young people din po ang daddy po ng mga anak ko, kami po ay parehas na nag-serve kay Lord through our ministry. Pero gusto po namin sa pagkakataong ito, hindi lang po kami ang makaranas ng blessing ng pagsiserve, kaya po ng sinabi ni Joshua, kundi po prayer pa rin po namin na yung mga anak po namin ay mag-serve din sa ating Panginoon. So gusto ko pong makita ninyo na yung mga God-given gifts and talents ng ating mga anak ay pwede rin po nating idulog sa ating Panginoon through our prayers. Isa po sa mga anak ko ang siguro madalas ninyong nakikita sa J12, no, or sa music team. At gusto ko pong marinig ninyo yung kanyang testimony kung paano po in-unleash ni Lord yung potential na nasa loob po niya. Nung bata po ako, nalaman po namin na meron po akong hilig sa music. Meron din po akong hilig sa pag-a-acting, sa paggagaya, sa pagme-memorize. Kasi po, lagi ko pong no-observe nun yung mga ate ko na nagme-memorize sila ng mga tula nila sa school, sumasali sila sa mga role-playing. At parang nakita ko na kaya ko rin naman yan. So, tinry ko po kahit hindi pa po ako nag-aaral nun. Hanggang sa yun nga po, nakita namin na yun yung talents na binigay sa akin ni Lord. At nung lumaki na po ako, pinag-pray po namin buong family kung ano po yung function or ministry na pwede namin gawin sa church. At specifically yung sa akin po,
So, napag-alaman po namin na pwede po akong pumasok sa music ministry or sa worship team. At ngayon po, nung bago po pandemic, chinat po ako ni Pastora Malu kung pwede po akong sumama sa J12 Kids. Yun po, wala po talaga akong idea kung anong ginagawa sa J12 Kids at kung paano yung pag-minister sa mga bata dahil kailangan entertaining, kailangan medyo OA, masayahin dapat. So, sinabihan ko po si Mami at si Daddy kung ano po yung gagawin ko at pinag-pray po namin ito ulit. At kung tatanungin niyo po, ang director namin sa J12 ay si Mami. Siya pong nagde-direct kung ano yung mga kailangan namin gawin, paano yung mga expression namin. So, yun po, nakita ko yung power ng prayer na tinulungan kami para mag-serve kay Lord ng tama at with right heart. So, praise God po, hanggang ngayon po, nagsaserve po kaming buong family para sa church at para kay Jesus. Praise God po. Kapag nakikita at nararamdaman ng ating mga anak na pinagpe-pray natin sila, nagkakaroon po sila ng confidence at nagugustuhan din po nila na mag-serve kay Lord kasi nakita po nila kung gaano katapat si Lord sa ating mga buhay. Glory to God po. Pinagmamalaki ko po sila, no? Silang tatlo ay nag-handle din po ng kani-kanilang mga cell groups. At nung nag-cell blast po, nagkaroon na naman po sila ng additional cell group. Praise God po, kapag ka ang anak mo ay naglingkod sa Panginoon, mga magulang, wag po nating pigilin ang mga anak natin na mag-serve. Kasi po, sigurado po, ang future nila ay insured na. Dahil si Lord po, ang nagre-reward po sa mga pagpapagal po na ginagawa po natin. May ilan pa pong mga answered prayers ang isi-share po nila sa inyo. Maganda po kasi na kapag nagpe-pray tayo, nakikita nila yung resulta ng ating mga panalangin. At lalo po nilang napapatunayan that God is good and God is real. Ma, gusto ko pong maunang mag-share sa patungkol po sa mga answered prayer na natanggap ko po. Ang pinaka-latest po is yung bago po ako mag-graduate as a medical student, meron po akong mga accumulate na demerits, no? Kasi alam niyo po, ang pag-aaral ng medicine, hindi po talaga biro. Parang mukha lang po akong simple-simpleng ano, chill-chill lang. Pero yung marami po talagang time sa amin, yung hindi na kami nakakatulog, hindi na kami nakakakain. Pero para po sa akin, kasi may motto po ako na tulog is life, no? Pag hindi ko na po talaga kaya, itutulog ko na lang po. So, dun po sa isang rotation namin, meron po ako na-accumulate na 100 plus na hours ng demerit na kailangan ko pong i-make up. At sabi po ng aming handbook, kapag po ganun nakadami, isa po yung ground para hindi ka makapag-graduate. Pero dahil po tinuruan kami ng mga parents namin na manalangin, lalo na po sa times of distress, nag-pray po kami sama-sama para dun sa prayer request na yon na sana Lord maglaho na lang ng parang bula yung demerit, no? Yung ma-zero na lang yung 100 hours na yon. So glory to God po, nung lumabas po yung aming clearance, naghimala po ang Diyos at wala po akong naging demerit. At ngayon po, graduate na po ako ng medicine. Isa pa po, mabilis lang po ito, yung kaklase ko po na matagal ko na rin po siyang ini-invite sa church, nagkasabay po yung life class, pinasok ko po siya sa life class dun sa aming comprehensive exam. So medyo struggle po kasi yun po yung pinaka-final na exam namin bago kami mag-graduate. Pero alam niyo po ba, nag-commit po siya kay Lord at habang nagre-review po kami, pumasok pa rin po siya dun sa 3-day encounter ng life class. At praise God po, pareho po kaming pumasa sa aming mga comprehensive exam. Tunay po na si Lord ay sumasagot sa ating mga panalangin. Praise God. Amen. Amen. Nung pumasok po ako ng college, ang una kong kinuwang kurso ay IT. At sinabi po sa akin ng professor ko na magaling daw po ako sa math, kaya bakit hindi daw po ako mag-engineering. So nag-shift po ako ng course from IT to Electronics and Communication Engineering. At dahil po doon, naging irregular ako kahit na isang sem lang ng first year yung na-take ko sa IT. Pinag-pray po namin na ma-offer po lahat ng subjects na kailangan ko kasi last batch po kami ng hindi K-12. So may hirapan po talaga ako dahil nagbago ang curriculum. Pero praise God po, dahil na-offer po lahat, nakapag-summer ako, nahabol ko lahat bago pa po ako mag-fifth year ng last sem. And it's an answered prayer po. Isa pa pong answered prayer ko ay nung start pa lang po akong nag-cell leader,
Isa lang po ang aking disciple, si Natalie po yon. Hi, Natalie! Nakita ko po na gusto ni Natalie na mayroon din siyang maraming kasama sa cell group para mas masaya, mas enjoyable. Kaya pinag-pray ko po na madagdagan yung aming cell group. At praise God, ngayong pang-pandemic, nadagdagan po ang aming cell group. Glory to God po. Amen! Ang aking testimony naman po, nung minsan na nalangin po kami ni Mami, nabigyan ako ni Lord ng isang napakagandang keyboard para magamit ko sa ministry. At sinagot naman po ni Lord ang dalangin ko, ginamit niya ang aking ninong or ang aking tito, at binigay niya po sa akin yung hinihiling ko na keyboard. Sa pangalawang pagkakataon naman po, ngayong pandemic, meron po akong dinesire na isang instrument, ang Taylor guitar. At sabi nga po sa mga salita ni Lord, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. At yun yung desire ng heart ko, ang GS Mini Taylor na nagkakahalagang 30 to 35,000 pesos. At napaka-imposible para sa akin na ma-afford yun. So, ang dinesire ko na lang po ay baby Taylor na mga 20,000 pesos ang halaga. So, sinabi ko po kay Mami, Ma, gusto ko ng GS Mini o kaya baby Taylor. Baby Taylor na lang kasi mas mura. At ang sinabi niya, Christine, hindi natin yan priority. At marami tayong project ngayon. Kinansyawan ko naman po yung mga ate ko at ganun din po ang sagot nila. So, patuloy ko pong pinapanalangin ito at isa sa mga devotions natin, sinabi, be patient. God's great harvest of joy is coming. Gumawa po ako ng isang wallpaper. Nag-search po ako ng baby Taylor na picture pero walang lumalabas. Puro GS Mini po. So, pinili ko na lang ang GS Mini at nilagyan ko ng be patient, God's great harvest of joy is coming. Nilagay ko po yan sa phone ko as wallpaper. At every time na nakikita ko po yun, pinagpipray po namin ni Mami. Pag-pray natin, Ma, kasi ito talaga yung desire ng heart ko. So, ngayon po, nakausap ko po yung daddy ko dahil nabalitaan ko po na nagmura ang mga Taylor guitar. At sinabi niya na nabili niya na yung GS Mini noon pa, kahit hindi ko pa nasasabi sa kanya na yun yung gusto ko. Hindi baby Taylor, kundi GS Mini na gustong gusto ko. Kaya praise God po, dininig niya po ang aming mga panalangin at ginamit niya po yung daddy ko na mahal ko. Dahil binigyan niya po ako ng GS Mini at darating na po ngayong December. Praise God po. Praise God po sa mga answered prayers. Nakita po natin kung gaano ka-powerful at kung gaano ka-effective ang prayers po, lalo na tayo pong mga magulang. Parents, why leave your child's life to chance while you can give it to God through prayers? Muli, nais ko pong malaman ninyo that there is power in praying. Again, the power of a praying parent. Tayo pong lahat ay umuko at tayo manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin at kailanman na hindi ka nagkulang. Marahil sa mga pagkakataong ito, may mga magulang na nahihirapan sa mga responsibilidad bilang isang magulang para sa kanilang mga anak. Subalit nakita po namin kung ano ang sikreto para kami ay magkaroon ng kaalaman or wisdom sa pagpapalaki sa aming mga anak. At ito po ay nasa kapangyarihan ng pananalangin. Sa oras pong ito, akin pong dinadalangin ang pagtugon mo, Panginoon, sa mga pangailangan po ng bawat magulang na naririto. At sa amin din pong mga anak, patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang kanilang kinabukasan sapagkat ikaw ang pinakamagaling na magulang na aming nakilala. Turuan mo po kami at hayaan mo, Panginoon, na maluwalhati ka at mabigyan ka ng kapurihan sa aming mga panalangin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.